Magandang araw! Narito muli si Teacher Rona upang gabayan ka sa ating aralin para sa araw na ito na may paksang kilos sa isang lokasyon sa asignaturang Physical Education. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang mailalarawan mo, maisasagawa at mapahahalagahan ang mga galaw sa isang lokasyon, direksyon, antas at landas. Simulan na natin ang ating aralin. Ang paggalaw at paglipat ng posisyon o lokasyon ay tinatawag na kilos. Ano-ano ba ang mga kilos? Ating alamin. Narito ang mga halimbawa ng kilos. Una ay ang pagtakbo. Ano ba ang pagtakbo? Ito ay paghakbang ng mabilis ng unahang paa at kagiyat na pagpalit dito ng hulihang paa sa lugar na pinag-alisan. Laging ang unahang paa ang unang ihahakbang. Narito ang halimbawa ng pagtakbo. Ang sumunod naman ay ang pagkandirit o tinatawag nating hopping. Paano ba natin 'to isasagawa? Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsadsad sa lapag ng isang paa at paghila sa paa nang may panimbang ang katawan. Kaya mo bang gawin ang pagkandirit? Subukan mo! Panoorin mo ang halimbawa ng pagkandirit o hopping. Sigurado ako, kayang-kaya mo itong gawin. Ang sumunod naman ay ang pag-iskape o galloping. Sigurado ako, nakita mo na kung paano tumakbo ang isang kabayo. Ang pagtakbo ng isang kabayo ay halimbawa ng galloping. Ang galloping ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbaluktot ng tuhod at ang katawan ay nakahilig ng pasulong. Nakataas ang paa sa likuran habang humahakbang pasulong na pag-ikas na pag-angat ng katawan. Subukan mo siyang gayahin. Sabayan mo siya sa paggagalop. Ang sumunod naman ay ang pagtalon. Sigurado ako, palagi mong ginagawa ito. At alam kong napakahusay mo sa pagtalon. Ano ba ang pagtalon? At paano ito isinasagawa? Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagbaluktot ng mga tuhod at siko at pag-imbay ng bisig patungo sa likuran at lumundag ng pasulong at bumababa sa lupa ng sabay ang dalawang paa. Sige nga, ipakita mo
kung paano ka tumalon. At ang huli ay ang pagpapadulas o sliding. May idea ka ba kung paano to isinasagawa? Ang pagpapadulas o sliding ay isinasagawa na ang bigat ng katawan ay nasa unahang paa, samantalang ang isang paa ay nakaunat ng bahagya sa likuran upang maging handa sa pagsisimula ng kilos o pasulong. Sige nga, subukan mo magpadulas. Tandaan mo na mahalagang matutunan ang galaw sa lokasyon upang makakilos ka ng tama at malaman mo ang mga gawain na isinasagawa sa personal space at general space. Ang mga gawain sa pang-araw-araw ay kabilang sa mga galaw sa lokasyon. Hanggang dito na lang ang ating aralin. Naway maisagawa mo ng maayos ang mga kilos sa lokasyon. Hanggang sa muli, paalam!